Si Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente, puta. Nung ako'y mayor, nakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Ako, I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Well, 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya alagay ko, kaya nagkakaganyan. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinagbibintangan ang kanyang kahalili na si President Ferdinand Marcos Jr. At nagbabala na rin na maaaring alisin siya sa pwesto. Sa isang talumpate, hindi napigilang magmura. Sinabi rin ni Duterte na si Marcos ay addict sa droga. May drug addict tayo na presidente. Inakusahan ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos na nagpaplano na baguhin ang saligang batas upang tanggalin ang limitasyon sa termino. Ito ay nagkaroon ng pag-aalala na maaaring maulit ang nangyari sa kanyang ama, ang yumaong diktador na si Ferdinand Marcos na natanggal sa puesto. Ang pag-alis ng limitasyon sa termino ay maaaring magbukas ng posibilidad na manatili sa kapangyarihan ng isang leader nang walang hangganan. Ito ay nagbibigay ng daan sa mga pag-aalinlangan at pangamba na maaaring maabuso ang kapangyarihan at mapanatili ang isang leader sa pwesto ng matagal na panahon. Ngunit tumawa lamang si Marcos. Can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang sa mga akusasyon ni Duterte, sa mga pahayag niya sa mga mamamahayag bago siya umalis patungong Vietnam para nga sa isang pagbisita. Sinabi ni Marcos na hindi niya bibigyan ng pansin ang mga akusasyon na yon. Noong 2016, sinabi ni Duterte na dati niyang ginagamit ang fentanyl upang maibsan ang sakit na dulot ng pinsala mula sa isang aksidente sa motorsiklo. Sinabi ng kanyang abogado na si Salvador Panelo noong Lunes na huminto na si Duterte sa pag-inom ng fentanyl bago siya naging pangulo noong 2016. Inilahad ngayon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na matagal nang tumigil sa paggamit ng fentanyl si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang mensahe na ipinadala sa UNTV ni Attorney Panelo, sinabi nito na itinigil na ni Duterte ang paggamit ng pain reliever na may fentanyl bago pa ito maupo bilang presidente. Ayon kay President Bongbong, ito ang sabi niya. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Well, 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya, alagay ko, kaya nagkakaganyan. I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Bukod kay Duterte, kasama rin si Baste Duterte sa mga issue at alitan kay Bongbong Marcos sa kasalukuyan. Si Baste Duterte ay anak ni ng dating pangulo na si Rodrigo Duterte ay naglabas ng akusasyon laban din kay Bongbong Marcos na kasalukuyang pangulo ng Pilipinas. Sinasabing nagbabanta si Baste na alisin si Marcos sa pwesto. Mr. President, kung wala kay
hukma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Kung sakaling ang totoo ang bintang kay Pangulong Bongbong na baguhin ang batas at magkaroon ng mga long-term presidents, papayag ka ba bilang butante? Comment down below at babasahin natin yan. Don't forget to subscribe!